Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Umabot na po sa British Columbia ang sub-variant ng Omicron. Kasabay nito, nagbabala din po ang isang Filipino-Canadian nurse na posibleng hindi pa tapos ang fifth wave ng COVID-19 sa probinsya. Nagpapatrol, Rowena Papasit. Umakyat sa mahigit 500 ang bilang ng mga naospital dahil sa COVID sa British Columbia, Canada nitong Miyerkules. Sa bilang na ito, mahigit 130 ang nasa ICU. Kumpirmado na rin na meron ng kaso ng Omicron subvariant BA2 sa probinsya. Pero sinabi ng Provincial Health Officer na si Dr. Bonnie Henry na hindi pa sapat ang bilang ng mga kaso para makaapekto ito sa ngayon. My lab team has been following it really carefully, and we're not seeing it taking over from Omicron as we saw Omicron take over from Delta. Ayon din kay Henry, unti-unti nang bumababa ang mga bilang ng bagong infection. Pero babala ng Filipino-Canadian nurse na si Walter Lumamba, malamang na lumala pa ang sitwasyon sa mga ospital sa susunod na mga araw. Dahil sa Omicron virus, right? The potent of that kind of virus, actually, it affects both patients and nurses as well. So talagang hirap na hirap. And then ang workload issue is getting worse. Tsaka most of the units now are working short. Nababahala rin si Lumamba sa kakulangan ng staff ngayon sa ospital kung saan siya nagtatrabaho dahil malakian niya ang epekto nito sa pag-aalagang na ibibigay sa mga may sakit. In my own experience even sa mga kasamahan natin dyan sa Surrey Memorial Hospital, yun, hirap na hirap din sila kasi walang mahagilap na nurse. They work short all the time. Ang ratio ng one nurse to the numbers tumataas din. So, and then exhausted na rin sila. Pagod na pagod. Higit sa 17,000 hospital worker ang nag-absent nitong nakalipas na 2 linggo dahil pati sila ay nagkakasakit na. Sa harap nito, nagpalabas ng guidance ang BC Center for Disease Control na nagsasabing hindi na kailangang mag-isolate ang mga na-expose sa COVID at sa halip ay kailangang mag-self-monitor na lang sila. Ikinabagawag naman ni Lumamba ang direktibang ito. Kung ako ang nurse, kasama ko positive, worried din ako. Especially we're going to meet by our meal breaks. Wala tayong mask, kumakain. Hindi rin pabor ang ilang mga Filipino-Canadian sa bagong guidance. Ganun ba ka-short ang labor force? Wala na ba silang makukuha ng tao na iba? Kaya pinapayagan nila. I don't agree with it because it doesn't make sense that people are coming into work with COVID. Sa Hunyo at 30 ang paggamit ng vaccine card. Magluluwag na rin ang Ontario at Quebec kung saan papayagan ng magbukas ulit ang mga restaurant at iba pang indoor venues pero hanggang 50% capacity lang ang makakapasok dito. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. Balik face-to-face classes ang lahat ng antas ng mag-aaral sa Philippine School sa Saudi Arabia. Hindi naman maiwasang mangamba ng ilang magulang sa pagbabalik eskwela ng kanilang anak sa gitna pa rin ng pandemya. Mula Dammam, Saudi Arabia, nagpapatrol Florante Catanos. Balik ang sigla sa Almaj International School Dammam Philippine Curriculum dahil sa pagkakaroon muli ng face-to-face classes sa lahat na antas. Ito'y matapos payagan ng Saudi Ministry of Education ang mga estudyante mula kindergarten hanggang grade 6 na magbalik na sa eskwelahan. Unang pinayagan ang grade 7 hanggang grade 12 students noong Agosto 2021. Excited and nervous because we are going back to school again. It's better to have face-to-face than online classes because we can accomplish more tasks and activities. I am happy that I am studying with my classmates and I am seeing my teachers. So. Ipinatutupad ang hybrid learning para sa mahigit 20 estudyante kada klase. Inahati ito sa 2 grupo na salitan pumapasok kada araw sa physical at online class. Masayaman, may agam-agam pa rin ang ilang mga magulang sa pagbalik eskwela ng kanilang mga anak. Masaya po yung bata na babalik na po sa school sa normal na. Sana po tuloy-tuloy na. Kasi hindi pa fully complied with ng lahat ng mga ganitong ages yung vaccination. For Ministry of Health, we follow it one by one. We don't leave anything. All that, I'm follow it. I'm do it.
in our school. Sinimulan ang vaccine rollout sa mga edad 5 hanggang 11 sa Saudi noong December 2021. Patuloy na ipatutupad ng paaralan ang basic health protocols tulad ng pagsuot ng mask, temperature check at physical distancing para mapangalagaan ang kalusugan ng mga estudyante. Para sa TFC News, Flor Anticatanos, ABS-CBN News, Dammam, Saudi Arabia. Pasok sa unang round ng isang TV talent show sa Amerika ang Pinoy performer na nagpakitang gila sa skateboard parkour. Nagpapatrol, Yong Chavez. When I free run, it feels like I'm in an action movie. Dahil sa kanyang kakaibang galing sa pinaghalong talento sa skateboarding at parkour, pasok sa unang round ng Go Big Show ng TBS ang taga-Bay Area'ng Pinoy na si Jose Angeles. Sa TV reality competition, kanya-kanyang talento ang pinapakita ng mga contestants. My family came from the Philippines. My dad's an artist, so making art is very personal to me. Free running is expressive storytelling. That's a theater performance. This is the biggest stage I will have performed on. Anak siya ng komedyanteng si Luella Albornoz at kapatid ng TFC reporter na si Steve Angeles. Aniya, nakuha niya sa kanyang ina ang hilig na pagbibigay ng aliw sa mga manonood. I actually kind of emulate that silliness on stage. That's why it kind of comes out natural when I'm on stage and like I don't care what people think. I'm just there to just like shine light. That's something I picked up with my mom. She just loves to shine light. Noong 2017, naging kampiyon si Jose sa World Sign Spinning Championship. Ipinaliwanag niya kung bakit siya laging interesado sa mga kakaibang talento gaya ng pagpapaikot ng mga karatula na may kasamang stunts. It's a very rare sport to just witness, and so that's why I like it, because it's like, you know, it's not the mainstream. So I like to pick up on those things, especially whatever my brother Raphael does. He's also brothers with Steven. We're always like finding these weird like sports that aren't really known and just like making the best out of it. So sign spinning is one of those, and I'm still pursuing sign spinning in a very like exhibition way. Na-recruit si Jose sa palabas dahil sa kanyang performance sa isang viral YouTube video. Ang mga hurado ng Go Big Show, kabilang ang aktres na si Rosario Dawson, ang pumipili kung sino ang matitirang contestant, pero merong fan favorite category kung saan binoboto sa Twitter ang mananalo kada linggo. The privilege to have done what I love doing on a big platform so that in hopes it may be shared to whoever watches it, hopefully made a like a positive impact. Naging contestant na din sa America's Got Talent si Jose dahil naging parte siya ng hip-hop dance group na Academy of Villains, pero ang Go Big Show ang kanyang unang pagkakataon bilang solo performer sa TV. Naghahanda na rin si Jose sa kanyang pagbibida sa espesyal na produksyon ng Cirque du Soleil sa Europa na magsisimula sa gitnang bahagi ng 2022. Maliban dito, artista din si Angeles at lumabas sa pelikulang Beast Beast na pinoduce ni Alec Baldwin at ipinalabas sa Sundance Film Festival noong 2020. Para sa TFC News, Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya. Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nilunsad ang isang fundraising art exhibit sa Paris, France para sa mga biktima at survivors ng gender-based violence. Tampok doon ang higit na 20 obra ng mga kababaihan na layong imulat ang publiko sa napapanahong isyo. Mula po Paris, nagpapatrol, Cory Desus. The Art of Letting Go. Ito ang titulo ng art exhibit for a cause ng Quadro Pintura sa Paris. Inorganisa ng Breaking Silence Movement kung saan layuning tulungan ang mga biktima at survivors ng gender-based violence sa Pilipinas.
Sila yung mga nakaranas ng sexual at domestic abuse tulad ng rape at physical na pang-aabuso. Aniya, magandang collaboration ng movement at artists dahil malaki ang tulong at nagagawa ng sining sa pagpapakita ng emosyon kung saan hindi kaya ng mga salita. When it comes to trauma and when it comes to empowerment, I think art has a huge role to play in that. And that's why gender-based violence and art has a lot of things that can be accumulated together. Sumuporta rin ang ilang banyagang guest artists, gaya ng Russian na si Julia Sin, na may sariling estilo sa tema ng fantasy at modern women. A woman is the source of inspiration and beauty and everything that I have in my paintings, and I think that art and artists can make difference. Si Madeline, gamit ang dalawang kamay, sabay niyang ginuhit ang kanyang obra na katawan ng isang babae sa panahon ng pagluha at kalungkutan. So it's a blue period that was actually made while I was going through something quite emotional. Going through my own experience related to the gender-based violence, it's just very important that we all support each other. May ibang proyekto rin ang Breaking Silence Movement. Katunayan, mahigit 1,000 bata at pamilya na sa Pilipinas ang natulungan nito sa pamamagitan ng legal, medical at educational assistance at iba pang programa. Binahagi naman ang founder ng organisasyon, isang biktima rin ng gender-based violence na hindi madali ang pinagdadaan ng trauma ng mga inabuso, bagay na nag-udyok sa kanya para buuin ang organisasyon. When it comes to human rights, both men and women have an equal role to play in supporting and standing against anything that is an infraction against those human rights. Ipinakilala rin ang ilang in-house artists ng kwadro pintura. Nagkaroon ng special performance si Janine Tenyoso ng kanyang original composition na The Art of Letting Go. We are Breaking Silence! Para sa TFC News, Cory De Jesus, ABS-CBN News, Paris, France. Matuto ngayon na ang pinakahihintay na bagong kabanata ng popular horror film series na Scream. Ang panayam sa mga bituin ng pelikula sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez. This film feels like sa bagong kabanata ng horror film series na Scream, nagbabalik ang bidang si Neve Campbell. Ang unang pelikula ng series ay pinalabas noong 1996 at naging paborito ito at ang mga sequels nito ng maraming horror fans. Ayon sa aktres, utang nila sa mga tagahanga ng kanilang pelikula ang kanilang tagumpay. The fandom is a big part of it, you know, and it's referenced a lot. Any memorable experience that you've had with them? I sometimes go to do these autograph conventions, and it's just such a great experience because they're uber fans. You know, the people who come to those places, they're dressed up, they come in covered in blood, or they come as Sidney Prescott, or they come covered in tattoos with my face on their legs, you know, which is a very strange experience. Or they get me to sign my signature, and then they tattoo it the next day, and I have a terrible autograph. So I'm like, are you sure? Really? Because I wouldn't. But there's such nice people and so excited to meet us. Kasama din nagbabalik sina Courtney Cox at David Arquette. Ayon sa aktor, parehong masaya at malungkot na balikan ng kanyang karakter na una niyang ginampanan sa direksyon ng namayapang filmmaker na si Wes Craven. It was just an honor to be continuing what he started and, you know, be part of such a beautiful experience. Ipinakikilala naman ang mga bagong bida sa Scream movie series sa pangunguna ni na Melissa Barrera, Jenna Ortega at ang anak ni na Meg Ryan at Dennis Quaid na si Jack Quaid. I just wanted to like be good and in the scenes that I shared with the original actors and just not suck. And just so grateful to be there, you know, so grateful to get to be a part of this incredible franchise. Para sa TFC News, Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. Wagi ang Filipino-Canadian na si Erica Kasupanan sa bagong season ng reality show na Survivor. Ikinwento po ni Kasupanan kung papaano niya ginamit ang nakikita ng iba na disadvantage para siya ay tanghaling sole survivor. Nagpapatrol, Christine Santos. Winner of Survivor 41, Erica.
Sa unang pagkakataon, isang Canadian ang nagwagi sa American reality show na Survivor. Si Erica Kasupanan, na isang Pinay mula sa Toronto, Canada, ang tinanghal na sole survivor sa season 41. I was by far the smallest person that was out there. And I think that it's a double-edged sword, right? I think that it can be seen as a disadvantage because in a game like Survivor, it's so easy to want to target someone for their physical strength and making judgments based on how somebody looks. So I thought, okay, if these people are going to underestimate me, then I'm going to use the fact that they underestimate me to allow me to fly under the radar and to continue to get further. Para kay Kasupanan, hindi lamang $1 million ang kanyang napanalunan, kundi pati na rin ang mga bagong oportunidad na nagbibigay daan para makamtan niya ang mga pangarap. It really allowed me to close the door on kind of the career that I had before and give me confidence to be ready for whatever the next chapter is. So I have always been interested in storytelling. I've always been interested and media. Hindi pa rin makapaniwala ang mga magulang ni Kasupanan na sumali at nanalo ang kanilang anak. Laking hanga nila sa ipinakitang galing ng kanilang anak sa kompetisyon. Nung malaman namin yon, hindi namin alam kung anong dapat namin gawin sa sasaya at sa excitement. Everything is still surreal for me. Si Erica, sabi namin, hindi magsasurvive sa probinsya sa Pilipinas. Kasi para siyang prinsesa nung bata. So nung nakita namin sa Survivor, lalo na nung nandun siya sa exile, sabi ko, mali pala tayo. Survivor talaga yung anak mo. At sa ipinamalas nitong mga katangiang Pilipino at Canadian na ipinagmamalaki nila. Yung masyadong polite at saka respectful. Walang empty promises, walang backstabbing. Talagang ano, kumbaga sabi ko nga, she played a very classy and dignified game. Ikinagagalak man ng mga magulang ni Kasupanan ang maganda nitong kinabukasan, ay nais pa rin nilang magpaalala. Huwag niyang kalimutan yung mga mga taong ano, tumulong sa kanya. Kailangan talagang focused siya para kung ano man yung napanalunan niya money-wise, experience-wise, gamitin niya for her betterment, not only for herself, para makatulong din sa iba. Ang tagumpay ni Kasupanan ay nagsisilbing patunay na kahit sino ay kayang manalo sa ganitong klaseng kompetisyon. Mapapanood ang Survivor 41 sa Stack TV, Global TV App at globaltv.com. Para sa TFC News, Christine Santos, ABS-CBN News, Toronto. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Walang planong makipag-usap si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa libu-libong anti-vaccine mandate protesters na ayaw pa rin umalis sa Kapitolyo ng bansa sa Ottawa. Samantala, hinikayat po naman ng ilang Filipino-Canadian ang mga nagpo-protesta na magpabakuna na lamang. Nagpa-patrol, Rowena Papasi. Pinasok ng isang truck convoy mula sa iba't ibang probinsya ng Canada ang Parliament Hill sa Ottawa para tutulan ang COVID vaccine mandate para sa mga truckers. Dinumihan pa ng mga protester ang War Memorial ng Canada at nilagyan din ng karatula ang estatwa ng Canadian cancer hero na si Terry Fox. Agad na binatikos ng iba't ibang grupo ang paglapastangang ito sa mga simbolo ng Canada. Hindi rin ito nagustuhan ni Prime Minister Justin Trudeau at tahasan niyang tinanggihan ang anumang pakikipag-usap sa grupo. We are not intimidated by those who hurl insults and abuse at small business workers and steal food from the homeless. We won't give in to those who fly racist flags. We won't cave to those who engage in vandalism or dishonor the memory of our veterans. Ang vaccine mandate ay ipinatutupad hindi lang ng Canada kundi maging ng US kung saan paruot parito ang mga trucker. Ayon dito, kung hindi bakunado ang mga essential worker kasama ang mga truck driver, kailangang magpa-COVID test sila at mag-quarantine sa bawat pagtawid ng border.
Ayon sa Filipino-Canadian trucker na si Gilbert Lanig, baka mas makakabuting tanggapin na ng kanyang mga kapwa trucker ang realidad ng COVID-19 upang masimulan na nilang makapag-adjust dito. About sa vaccination, hindi po ako magdi-disagree dyan kasi nga nangyari nga sa buong mundo, hindi lang sa Canada. Uh-huh. And whatever happened, kahit ayaw nyo man sa hindi, dito sa Canada, nandito tayo nakatira, in the long run, talagang madadamay pa rin tayo. Sa kabila nito, binigyang diin ni Lanik na importante ang papel ng mga truck drivers sa supply chain. Yung economy, babagsak talaga yan. Yung isang linggo na lang, for example, na walang pabiyahe, wala lahat. Isa ring trucker ang asawa ni Lanik na si Joanna Argao. Natatakot ito na baka nagagamit ng ibang mga interesadong grupo ang laban ng mga truck driver. Ang nangyari sa convoy na yon, hindi lang mga truckers yon, yung mga anti-vaccine din, sumama na sila. Kaya parang nagkaroon na ng nagkagulo-gulo na. Nauna na rin kinumpirma ng Canadian Trucking Alliance na marami sa mga sumali sa protesta ang wala namang koneksyon sa trucking industry at may sariling agenda. Sa harap naman ng patuloy na protesta, pinayuhan ni Lanik at Argao ang mga hindi bakunadong trucker na sumunod na lamang sa regulasyon. Ang maapektuhan din sila kasi yung trabaho nila, di ba? Hindi sila magpapavaccine, hindi naman din sila papapasukin ng Canada. Pansamantalang dinala sa isang undisclosed location si Prime Minister Trudeau dahil sa mga banta sa kanyang seguridad. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News. Gumuhit ng kasaysayan kamakailan ang Philippine Women's Football Team nang makapasok sa FIFA World Cup. Ano nga ba ang isinuong ng koponan sa nakalipas na isang dekada bago makamit ang tagumpay? Nagpapatrol, North America Bureau Chief TJ Manoto. Ang daan ng Philippine Women's Football Team patungo sa FIFA World Cup ay halos isang dekada na in the making. Dumaan pa ang team ilang beses sa California kung saan nagpa-tryout noon ang team manager na si Ernie Nieras sa pangarap na makabuo ng winning team. The talent that we've been able to identify here has kind of exceeded our expectations all the time. From 2012, the 2013 batch for AFC, and now the 2017 batch. The Filipino-American players, or feel foreigners if you want to label them that way. So you have Canadians. Big, yeah, you have Denmark. Canadians, Denmark, and they've contributed a lot in the growth of women's football in the international scene. Okay, so we want that to go to the next level. Kabilang sa mga nag-tryout noong 2017, sina Serena Bolden at Riley Bugay. Noon pa man, binahagi na nila ang kanilang pananabik at tuwa sa pagkakataong maging kinatawan ng Pilipinas. Very exciting. I've never been a part of something like this, never been called up to a national team, so it's very exciting and really, really big deal that we got called here and exciting. I think it's a great honor to, you know, have the possibility to play for the Philippines and represent a side of your ethnicity that, you know, is just a great experience if you get the chance to go to Jordan. Nagpakitang gilas din sa tryout scrimmage na yon ang nooy 19-year-old na si Olivia McDaniel. Isa naman sa mga veterano ng team noon si Camille Rodriguez na naging bahagi ng 4-month training program sa US. Dati pa, nakita na niya ang potensyal ng team. I'm so excited because this is the first time that the camp is being organized in this extent. And then it's so exciting now that I get to see, I get like a little preview of what we'll be having in the next 4 months, right? And I'm so excited for the rest of the girls back home who are joining the team to experience the same thing I am. So, yeah, it's a refreshing thing for Philippine football, Philippine women's football. And I'm just very excited to hashtag shock the world. Mula noon, unti-unti nang nagbunga ang pagbuo ng lineup ng football team. Nagtapos sila ng 6th place sa 2018 AFC Women's Asia Cup. Sa 2019 naman, nag-4th place sa AFF Women's Cup at maging sa SEA Games. Pero ang pinaka-target nila noon pa man ay nakamit nitong nakarang weekend nang dala ng winning penalty kick na selyo ni Bolden ang ticket ng women's team patungo sa 2023 FIFA World Cup. Para sa TFC News, TJ Manotok, ABS-CBN News. Sunod-sunod ang pagkilala sa isang Dubai-based Pinoy actor sa international film competitions. Kabilang siya sa grupo ng mga OFW sa UAE na patuloy na gumagawa ng makabuluhang pelikula sa gitna ng pandemya.
Mula Dubai, nagpapatrol si Benjamin Canyamaso. Back-to-back ang pagkilala sa Dubai-based na si Gayo Makaraig, Best Actor sa Radfest Indie Short Film at Best Supporting Actor sa Emirates Short Film Festival sa Dubai nitong Disyembre. Ito'y para sa pelikulang 1714 na base sa Bible verse na Jeremiah 17:14 kung saan gumanap si Makaraig na kapatid ng isang COVID patient. Bago ito, kinilala na rin ang kanyang husay sa ibang film awards. Meron din kaming ginawa ng 1820, which is doon ako naging best actor. Actually, nung best actor ako doon sa Nawara Film International Film Festival sa India rin, naging bronze award siya sa the Digital Gate International Film Festival in Algeria. So doon kami mas na umingay kasi na-feature kami sa TV Patrol, sa iba-ibang magazine. Kwento niya, 6 taong gulang pa lang, hilig na niya ang pag-arte hanggang sa ipinagpatuloy niya ito. Noong nakaraang taon, di naging hadlang ang pandemya para isulong ng grupo ni Deyo ang pagbuo ng bagong pelikula. Bukod sa mga karanasan sa buhay, inilalagay din ni Deyo ang sarili sa mga sitwasyon ng bawat papel na ginagampanan. Ito anya ang susi ng kanyang mahusay na pagganap sa mga pinagbibidahang mga roles. Samantala, may mensahe ang award-winning actor sa mga kapwa OFW na nagnanais sumunod sa kanyang yapak. Para sa mga OFW na nanonood ngayon, kung kayo po ay may talent na tulad ng ginagawa ko, huwag po tayong mahiyang ipakita. Hindi rito nagtatapos ang serye ng buhay pelikula ni Deyo. Katunayan, isang full-length film ang binubuo ngayon ng grupo ni Deyo. Para sa TFC News, Benjamin Canyamaso, ABS-CBN News, Dubai, UAE. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log-on lamang sa newsdive.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya! Mabuhay, kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Naghahanda na ang konsulado ng Pilipinas sa Canada para sa nalalapit na halalan. Inaasahan pong darating sa Canada ang mga balota sa Marso o Abril at agad itong ipadadala sa mga Pilipino na nagparehistro. Nagpapatrol, Marjorie Carmona Newman. Halos 7,000 Pilipino sa Alberta at Saskatchewan ang nagparehistro para makaboto sa paparating na pambansa at lokal na halalan sa Pilipinas. Sa pagtataya ni Consul General Sal Di Patron ng Konsulado ng Calgary, mas malaki ang aktwal na bilang ng mga butanting Pilipino sa Alberta at Saskatchewan. Pero ang rehistro ng mga ito ay hindi pa naililipat mula sa Konsulado ng Vancouver. Ang konsulado po natin ay nagbukas lang noong February 2016. Sila po ay naka-register pa sa Philippine Consulate General in Vancouver. No? Dahil noong mga panahon po na wala pang konsulado dito sa Calgary, ang nagko-consular outreach po dito ay Philippine Consulate General in Vancouver. At doon po sila nagpa-register. Inaasahan ng konsulado ng Calgary na matanggap ang mga voting machines at mga opisyal na balota mula sa COMELEC ngayong Marso or Abril. Ang pagbibilang ng balota ay gagawin sa mismong opisina ng konsulado ng Calgary. Papadalan po kami ng voting machines, no, para ma-count yung mga votes na ipapadala naman sa atin ng mga registered voters by mail. So we expect to receive these ballots for our registered voters sometime April or March. And once we have them, we are going to mail them to all the registered voters. Then 30 days before the actual voting in the Philippines, open na po ang ating overseas voting. Ipinaliwanag ni Patron ng may kasamang return envelope ang mga ipapadala nilang balota sa mga butante, pero sagot na ng mga butante ang selyo. Kapag nakumpleto na ang mga butante ang kanilang balota, pwede na nila itong ipadala sa konsulado sa Calgary mula Abril 9 hanggang sa araw ng halalan sa Mayo 9. Ipinaalala rin ni Patron na kailangang ipadala ang mga balota sa bagong lokasyon ng konsulado ng Calgary. We wanted to move to a bigger office because we knew
na malaki yung population ng Filipino community in Alberta and Saskatchewan that we are servicing. Samantala, nakipag-usap kamakailan si Patron sa Minister ng Labor and Immigration ng Alberta na si Tyler Shandro upang hilingin na mapabilis pa ang pagtatrabaho doon ng mga rehistradong nurse mula sa Pilipinas. So, we're discussing ways how to make it easier for our Filipino nurses to undergo that credentials recognition process. No? So we're entertaining the idea, for example, of delivering in the Philippines some courses na kailangan for the nursing bridging program through an accredited Philippine university. Para sa TFC News, Marjorie Carmona Newman, ABS-CBN News, Calgary, Alberta, Canada. Laking tuwa po ng mga magulang nina Chandler at Olivia McDaniel sa naging matagumpay o tagumpay ng kanilang mga anak na miyembro po ng Philippine Women's Football Team. Pasok ngayon ang koponan sa 2023 World Cup. Nagpapatrol North America Bureau Chief TJ Manoto. Matapos ang makasaysayang panalo ng Philippine Women's Football Team sa AFC Asia Cup at mag-qualify sa 2023 World Cup, umaapaw ang pride at saya ni na Clint at Lindy McDaniel sa nagawa ng kanilang dalawang anak. Ang anak nilang si Chandler ang nagpapanalo sa Pilipinas kontra sa Thailand sa group stage. Ang isa naman nilang anak na si Olivia naging susi sa panalo kontra Chinese Taipei sa quarterfinal. Naka-goal si Olivia sa penalty shootout at naka-save ng dalawang penalty ng kalaban para makopo ang pwesto sa 2023 World Cup. They had this pipe dream that one day this team would reach the World Cup, and I have to be honest, as the Filipino wife, I was like, that would be a long shot. But to see it all happen because of these dads is really amazing, and it's just a testimony to their love of the game and their love of their daughters and these Filipino girls, you know, and our culture and doing it for our flag and our country. I can't tell you how important it has been for my family personally to be able to see the girls represent the Philippines. Malaking bahagi ang suporta ng pamilya McDaniel sa tinahak ng team patungong World Cup. Si Clint, na isang football coach din, tumulong pa sa pag-recruit at train ng mga batang Philam. We've been running the camps for about 10 years, so like 9 of the starters I think have been coming through those camps. So it's exciting to see them all reach this level, come through the program and be here and then and now achieve this ultimate goal of getting to the World Cup. I think all of the things that they went through in the past really did prepare them for this moment. I just remember 10 years ago when we started with the Philippine national team that it was kind of like this pipe dream that Clint and some of the other fathers who were involved with it, Philbert, Ernie Nieres, Trey from here in California, Mark Mangoon, who did a lot of the scouting out here in the United States. Bago ang laban ng Philippine women's team contra South Korea, hinatid naman nila Clint at Lindy ang anak nilang si Finn na sasabak naman sa under-23 team ng ASCALS na nalaban sa AFF Cup sa Cambodia. Aminado si Finn na kahit nainggit siya sa kanyang mga kapatid sa nagawa nila, lalo din daw itong naging motivation sa kanya. It's more motivating, you know, try to one up the sisters, you know, hard than when they're making the World Cup, but at the same time, it's exciting. Another chance to prove myself, another chance to show what this family's capable of, that it's not just girls, but the boys as well can prove themselves at the showing of AFF and hopefully get some goals and see where we go from there. Hindi pa kontento ang pamilya McDaniel sa nakamit nilang tagumpay. At hindi daw titigil ang mag-asawa sa pagsuporta sa kanilang mga anak. Umaasa sila maka-inspire din sila ng iba mga Philam na tumulong din sa bayan para lalo pang umunlad ang future ng Philippine football. Para sa TFC News, TJ Manotok, ABS-CBN News. Napahiyaw at napasayaw ang fans ng Black Eyed Peas sa kanilang concert sa Al Wasl Plaza sa Dubai na bahagi ng Expo Dubai 2020. Hindi naging hadlang ang banta ng Omicron para dagsain ng mga Pinoy at maging ibang lahi ang concert. Mula Kuwait, nagpapatrol si Middle East Senior Correspondent Maxi Santiago. Hoy pare, pakinggan niyo ako. Ito na ang tunay na Filipino. Mapa Pinoy at ibang lahi, enjoy sa jam-packed concert ng global music superstars ng Black Eyed Peas sa Al Wasl Plaza sa Expo 2020, Dubai. Opening song pa lang nina Will.i.am, Taboo at proudly Pinoy na si Apple Diab, napasayaw ang lahat.
Sinundan pa ito ng iba nilang hits gaya ng Boom Boom Pow, Pump It. Hindi naman naging hadlang ang banta ng Omicron variant para dagsain ang concert, lalo na ng mga Pilipino sa Dubai. To be honest, hindi kami natakot kasi kakatapos lang namin magpa-booster shot with my wife. Kinausap ko yung lokal na nagbabantay sa harapan. Sabi ko, anniversary namin ng wife ko. Thank God, pinapasok niya kami sa loob. So we were there right in front of the mini stage. So, blessing. Talagang proud Pinoy moment nang batiin pa ni Apple Diab ang mga Pinoy sa audience. And it's truly an honor to be here tonight. Expo 2020 in Dubai. All nations coming together, planning for the future. Where my Filipinos at? Kasama rin ng Black Eyed Peas ang sapang film na si J-Ray Soul. Kamusta po sa mga taga-Pilipinas? Once again, I'm J-Ray Soul. I'm also from a small town in the Philippines. Lahat nakijam ng kinanta ni Apple Diab ang Bebon. Black Eyed Peas is one of my favorite bands for my entire life. Kasi ano sila eh, and I'm very proud kasi one right now two of their members are being a Filipino. They just went from rags to riches. Hanggang sa finale, enjoy sa pagganta ang audience. I got a feeling, that tonight gonna be a good night. Black Eyed Peas performance in Expo Dubai 2020, it was an amazing night. Grabe, nakaka-proud kasi as being Filipino, seeing their performance was fulfilling, especially Apple Diab, nakaka-proud. Bahagi ang Black Eyed Peas concert ng Infinite Night series sa ilalim ng sub-theme ng Expo Dubai 2020 na Mobility, kung saan pinagsama ang makabagong teknolohiya at musika. Binisita rin ng Black Eyed Peas ang Bangkota na Philippine Pavilion sa Expo Dubai 2020 na isa ring patunay sa galing ng mga Pilipino. Espesyal ang pagpunta ng Black Eyed Peas sa Dubai dahil nag-celebrate din ang grupo ng kanilang 25th anniversary. Para sa TFC News, Maxi Santiago, ABS-CBN News, Kuwait. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula po sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Maraming salamat, kapamilya! Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mas marami pang Pinoy sa Europa ang nagpaplano ng umuwi ng Pilipinas ngayong hindi na kailangan na mag-facility-based quarantine ang mga fully vaccinated na biyahero. Nagpa-patrol Rose Eclarinado. Simula ngayong Pebrero, istrikto nang ipatutupad ang paggamit ng Super Green Pass na patunay na nabakunahan na kontra COVID. Kailangang ipakita ang electronic o printed green pass para makapasok sa mga bangko, public offices, post office, shopping mall, restaurant, gym, hotel, sinihan, sports stadium, salon at iba pang establishment. Pinapayagan namang pumasok sa supermarkets, grocery stores, pharmacy at gasolinahan ang walang green pass. Ibinaba rin ang validity ng green pass mula 9 months sa 6 months. Kung may paghihigpit sa Italia, ikinatuwa naman ng ilang Pinoy ang pagluluwag at pag-alis ng quarantine para sa fully vaccinated na uuwi ng Pilipinas. Masaya si Zenny Perez, Tubong Batangas, dahil matutuloy na ang plano niyang magbakasyon sa Pilipinas pagkatapos ng 5 taon. Ngayon maganda na uli umuwi kasi wala na quarantine. Kasi kung ikaw uuwi tapos may 10 days na 15 days na quarantine, wala na yung iyong ang bakasyon. Malaking tulong ito sa OFWs ayon sa Samahang Pinoy na Asosasyone Culturale Filipina del Piemonte. Ako'y natutuwa sa
bagong rules ngayon sa Pilipinas dahil malaking tulong ito sa mga OFWs na nagbabalak na umuwi. Sa ilalim ng dating pandemic quarantine policy, kung hindi miyembro ng OWA, sagot ng OFW ang gastos sa quarantine sa kanyang hotel. Sa Ireland, tanggal na rin ang COVID restrictions. Hindi na rin kailangan ng vaccination or recovery certificate para sa access sa mga hospitality or indoor activities. Tanggal na ang social distancing at limitasyon sa events at bisita sa bahay. Ikinatuwa ng mga Pinoy ang mga pagluluwag. Napakasaya dahil nagbalik na naman po sa normal na pamumuhay ang ating ang kapaligiran, ang pakikitungo sa mga kaibigan at ang pagpunta sa mga lugar na gusto mong marating. At least yung mga worker is makakapagtrabaho na sila ng maayos and then mas makakalabas sila, lalo yung mga bata. Pero paalala ng frontliner na si Menchi Dimaano. Regarding po sa pagsusuot po ng mask, it is better po kung tuloy-tuloy pa rin. So for the benefits of everybody. Una na rin tinanggal ang lahat ng COVID restrictions sa England para sa paggulong muli ng ekonomiya. Kasama si Vandemarie Brady at Maricel Borgoño, Rose Eclarinal, ABS-CBN News, London. Halos dalawang buwan nang nawawala ang isang Pinay na nagtatrabaho bilang yaya sa Trinidad at Tobago. Nagpapatrol Len Almadil Thornhill. Isang Pilipina sa Trinidad at Tobago ang halos dalawang buwan nang nawawala. Si Laika Bernas ay huling nakita noong December 12. Akala ng housemate ni Bernas na si Kevin Barcelon, nagpunta lang sa isang kaibigan si Bernas. Tubong Cavite si Bernas at halos tatlong taon lang nagtatrabaho sa Trinidad bilang isang yaya. Her employer called me and said that Laika never reached to work, you know, and again, it's not likely of Laika to miss work. She would normally call if she's sick, you know, if anything was to happen, but nobody heard from Laika. And that's when I made the police report. Lalo nag-alala si Barcelon nang nakita niya ang mga importanteng gamit ni Bernas na naiwanan sa kanilang apartment. Everything is here, her documents, her passport, her IDs, her vaccination card. I know she didn't intend to stay out for long because she would have, you know, she would have brought her bag. Ayon sa mga opisyal ng Philippine Embassy sa Washington na may jurisdiction sa Trinidad at Tobago, nakikipag-ugnayan na sila sa local na police. They have interviewed her contacts, her friends, and in fact, the taxi driver, a Filipino also, or whom she always called to bring her to go out to work or to go out wherever she wants to go. The police have interviewed that driver and interviewed also several of her friends, but no leads at all. Sabi ni Honorary Consul Dr. Noe Hayen, top priority daw niya na mahanap si Bernas. Inilahad naman sa ABS-CBN News ng isang local reporter ang natuklasan niya mula sa Commissioner ng Police. I have spoken with Acting Police Commissioner McDonald Jacob and he says right now investigators are focused on the various exit and entry points, the ports, here in Trinidad and Tobago. He says intelligence gathered has led officers here in Trinidad to looking at the ports to see if Laika somehow, whether by force or not, was able to leave the country. Samantala, sabi ni Barcelon, para daw sa kanya at sa pamilya ni Bernas, habang lumilipas ang araw, ay unti-unting nawawala din ang kanilang pag-asa. I think it's someone she knows. I don't want to believe it's random and she just got kidnapped and picked up and just disappeared into thin air. I really don't want to believe that, you know, because... But I don't know. Para sa TFC News, Len Amadin Thornhill, ABS-CBN News. Wagi ang ilang artistang Pinoy sa premiadong Sundance Film Festival sa Amerika. Kilalanin sila sa pagpapatrol ni Yong Chavez.
sa kanyang unang pelikulang Leonor Will Never Die, bida ang aktres na si Sheila Francisco. Nanalo ang pelikula ng Innovative Spirit Special Jury Award sa premyadong Sundance Film Festival. Ayon sa veterana sa entablado, malaking karangalan ang pagkilala sa talentong Pinoy ng international film community. Isa rin daw itong parangal para sa mga independent filmmaker ng Pilipinas. Sa pelikula, ginagampanan niya ang isang manunulat na may karamdaman na napunta sa kanyang sinulat na istorya. Maituturing din ang Leonor Will Never Die bilang isang pagpupugay sa malalim na pagmamahal ng mga Pinoy sa sining ng pelikula at pag-arte. It was like a gift that a role like this would come my way. Having been also an artist myself, dabbling in so many things, I really empathized with Leonor and her passion for writing, her relationship with her children. I don't have kids, but ang dami kong mga anak-anakan. People are so open to receive also, kasi dati ma-formula tayo, di ba dati? Lahat action lang o lahat love teams lang, love team. Pero ngayon, napaka-diverse ng mga, diverse ng mga topics na pwede nating i-tackle as actors or as filmmakers. Samantala, ayon naman kay Rocky Solumbides na gumaganap bilang isang action star sa pelikula, bago niya sinubukang mag-artista, kinailangan niya munang gapiin ang pagdududa sa sarili. Kasi nung nasa modeling pa lang ako, kasi medyo komportable na ako sa pag-project sa camera, sa ilaw, ganyan. Yung pag-express ng emotions ko sa pagsuot ng damit through photos. Ito naman, parang gusto ko naman ng next level. Sabi ko, kasi conscious ako magsalita eh. Dahil Bisaya ako, hindi ako masyadong, alam mo yun, hindi ako masyadong komportable na pinupunay kung paano ako magsalita. So, ito, challenge to para sa akin. Sinubukan ko ngayon na mag-project ng may lines na tinuloy-tuloy ko. Ayun, nawa ng Diyos. Ito tayo ngayon. Ang tagumpay ng pelikula ay bunga ng sipag at talento ng writer-filmmaker na si Martika Ramirez Escobar. Our script, which is like perpetually changing. So we would improvise on set and even on post-production, we would change endings. We tried a lot of things before we came up with this final form. Mm-hmm. So I think the script aged along with me. Because I started this 8 years ago when I was 21. So, I mean, I was a different person then. So, through the years, the material evolved. And now what it is, I guess it's like, I see it as my childhood as a filmmaker. Panalo din sa Sundance si Don Josephus Rafael Eblahan ng Best Short Film Award para sa The Headhunter's Daughter na tungkol sa isang aspiring singer mula sa Cordillera. Ang film actress naman ni si Sumali Montano ay nagtagumpay din bilang co-producer ng pelikulang Nanny na nag-uwi ng Grand Jury Prize. Para sa TFC News, Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. Sumabak sa kaibang role ang Hollywood actress na si Halle Berry para sa sci-fi film na Moonfall kung saan magbabanggaan ang buwan at ang mundo. Ang panayam sa Oscar winner sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez. 20 taon matapos niyang maging kauna-unahang woman of color na nanalo ng Best Actress sa Oscar Awards para sa Monsters Ball, buong sipag pa rin ang binibigay ni Halle Berry sa kanyang trabaho, lalo na't isa siya sa kakaunting bilang ng black actresses na nabibigyan ng pagkakataong magbida sa malalaking pelikula. Noong 2021, pinasok na rin ng aktres ang pagiging direktor sa pelikulang Bruised kung saan siya rin ang bida. Mahigpit ang kanyang naging pagsasanay para sa kanyang role na isang matapang na mixed martial arts fighter. Sa kanyang bagong pelikula, ang Moonfall, ginagampanan niya naman ang isang matalino at matapang na astronaut at leader sa NASA. Woman, very capable woman in a male-dominated world, something that, you know, you've done also in your career. What are your thoughts on the challenges of being stereotyped, and how do you push back against that as it relates to your character? Roland gave me a chance to play a role that was kind of a horse of a different color, you know, because this character was written for a man, and he allowed me as a black woman to be the head of NASA. You know, so that was really exciting for me. Anytime as a woman of color, I get to, you know, step outside that box that they often put us in and portray something different is always exciting. Several times throughout my career now, I've had roles that were written for men, and I've convinced the filmmakers, directors, studios, producers to allow me to step into those roles.
early in my career, I fought to get a Black woman to be in Bedrock in a silly movie like The Flintstones, but it wasn't so silly because it was challenging them to integrate this world that was so beloved. Ayon sa aktres, hindi madali ang magkaroon ng responsibilidad bilang kauna-unahan at hanggang ngayon ay tanging woman of color na nanalo ng Oscar Best Actress Trophy, pero nananatili siyang aktibo sa pagtulak para magkaroon ng tunay na pagbabago sa Hollywood. How would you like to be remembered? I think just as someone who lived life authentically, who lived life on her own terms, that was relentless in her pursuit of making a way for women and women of color in an industry that has often not had a place for us. I've had a few of those fights in my life, you know, where I'm sort of standing up for what's right and for what I believe in. You know, I usually am on the fair side of things and really fighting for people to have equality and be treated fairly. Para sa TFC News, Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Maraming salamat, kapamilya!